Hi everyone, for this interview, I invited a former model. Actually, she was a candidate of Supermodel Philippines earlier, in the earlier years, and now she is a fashion designer. Please welcome Ann Casas. Hi Anne, kumusta Anne? How's life? Hi Derek, I'm okay naman po. Derek. O, ayan ha, mga bagets, si mga nanonood. Ito po si Anne Casa. Sabi ko nga sa introduction na ginawa ko kanina. Si Anne is a former model. Actually, part siya ng supermodel. And then, biglang naging fashion designer. Diba interesting? Sabi ko, magandang subject din si Anne sa kwentuhan na to, no? Ayokong tawagin interviewan ni, hindi naman to, kwentuhan lang naman natin to, di ba? Nag-start ka ng maaga sa fashion industry, di ba? Marirecall mo ba kung bakit ka naging modelo? Direk, ang naalala ko po dati, pumunta kami ng mommy ko sa Rockwell. Tapos may fashion show doon sa Rockwell tent. Hindi ko alam kung meron pang Rockwell tent. Wala na. May fashion show sa Rockwell tent. And then that time, sabi ko, ang gaganda naman ng mga models. Narumarampas sila. Rehearsal ata, siguro nila yon. Tapos, may isang taong lumapit sa akin, si Joel Ontong. Ah, si Joel. Oo. Yeah, si Joel Ontong. So, hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala kung saan siya affiliated. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Basta lumapit lang siya sa mommy ko. Tapos sabi niya, gusto mo bang mag-model yung anak mo? Tapos,
Ewan ko ba sa nanay ko, masyadong trusting. So, oo naman siya, oo. Sabi ko, eh paano kung ano, kung hindi naman legit yung tao? Kasi hindi man rin masabi, di ba? Sabi niya, hindi, basta, ganyan. O sige. Tapos, Ilang after taon ka that, naman? Ilang taon ka? Direk, I think I was, ano, 14, kaka-14. Matangkad ka na noon. Talagang may height ka na noon. Mga siguro, mga 5'8", 5'8 and a Oh, kasi half. si Joel will not approach you kung alam niyang hindi. Di ba? Oo, yes, Oo. direk. So matangkad ka na pala talaga noon, bata ka pa. Opo, direk. Pinagpala Oo. naman ng Oo, height. correct, correct. Pero an marirecall mo po ba yung pinakauna mong show na ginawa? Sige nga, kwento ka. Well, direk, kasi yun nga, yung unang show na ginawa ko is Rustance, summer Oh. 2005. Okay. Si Ino Soto yung nag-produce. Hindi naman nag-produce, parang isa siya sa mga designer, na main designer. Hindi pa ako marunong lumakad ng direct. Nag-workshop-workshop lang ako noon that time. Tapos Ah, sabi ko, pinag-workshop ka ni Ino. Oo. yes, pinag-workshop ako ni Ino kasi uso yun dati. Yes, yes. Tapos sabi niya, try natin mag-fashion show ka, baka kaya mo na. Oh, eh sabi ko, sige po. Eh, syempre bayad yung direct. Tsaka tsaga-tsaga lang, di ba? Tsaga-tsaga rin lang. Tama po. Tapos, siguro, nung time na yun, isang outfit lang po yung Pinasuot. binili natin. Yes, isang outfit lang. So far naman, okay naman yung naging turnout. Sunod-sunod po yung show, pero syempre maliliit lang, hindi naman yung mga big fashion shows, gano'n. Pero noong time na yun, Ann, kasali, sumali ka na ba sa supermodel? Hindi pa. Hindi pa direct. Ang alam ko, nag-audition muna ako sa Fashion Week that time. Nag-go see ako sa Fashion Week. Sabi ko, oh my God, nakikita ko lang to sa TV dati. Sabi ko, di ko talaga mag-fashion week, kahit isang show lang, gano'n. So, that time, nakabook ako ng Luxwear. 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 At saka, Raho Laurel. Oh, Dalawang okay. show, yes. Sabi ko, oh my God. Ah, hindi ko alam kung ano yung Luxwear direct eh. Basta gown. Gowns lang yung naalala ko that time. Tapos, with Raho, napasabak ako sa swimsuit agad. Okay. Swimsuit na may cover. Sabi ko, alam ko, kilala ko kasi si Raho Laurel, very famous, of course. So, kinabahan ako. Sabi ko, oh my God, paano to? Ganyan, ganyan. So, naging okay naman yung show na yon. Tapos, after that, sakto, summer nung time na yon, nagkaroon ng go-see for Ford, Ah, supermodel. okay. Yes. Ang sabi sa akin ng ni Joel, kasi siya yung nag-handle sa akin that time, basta, lumakad ka lang. Lalakad ka lang. Hindi ko alam kung bakit ako nandun, Derek. Sabi niya, basta, sabi ko, bakit tayo nandito? Bakit ang daming tao? Ganon, kasi bata pa ako, Derek, eh. I was 14. So, sabi ko, bakit po tayo nandito? Sabi niya, basta pag pinalakad ka nila, lalakad ka lang. Yun lang. Oh, yun lang yung sabi niya sa akin. So, hanggang sa, syempre, di ba, ang daming nag-audition that time eh, like 10,000 around the Philippines that time. That was 2006. Sabi ko, okay, tapos biglang nag-eliminate. Hindi ko rin naiintindihan na may elimination. Basta, kasi, di ba, may parts of elimination. Correct, so, correct. bandang huli ko na naiintindihan na go see pala yun. Tsaka baget-bagets ka pa nun eh. Di ba pa naman alam yun? No? Opo, tsaka ko na siya naintindihan na go see pala kasi lumabas na sila Tito Odi, sila Tito Joey. Na-explain na nila na, oh, eto na yung last, like out of 100 women in that room, down to 10 na lang. Tapos hindi nila sasabihin kung sino yung 10 na yon. Surprise pa. So, you'll receive a message na you're part of the 10. Ah, okay. So, sabi ko, sana
kahit ano, kahit di na ako matawag sa 10, okay lang kasi naka 100 na ako. Ganun. So parang satisfied na ako nun. Tapos biglang may naka-receive ng message yung mommy ko. Sabi niya, wala, nakapasok ka. Sabi ko, saan? Yung ginawasin mo ng isang araw. Sabi ko, ah, yun pala yun. Oo, sabi ko, oh, di part ako ng finalist. Naging 10 ka. And the yeah. rest is history. And the rest is history. Anong, the nung rest. Panahon ba nun, may iniidolo ka na model? Nung time na yun, Direk, wala kasi akong kilalang model talaga. Parang, ang kilala ko lang yung mga kasama ko sa workshop, sila Jasmine, sila Kim, yun lang yung kilala ko. Tapos, ang alam ko lang, yung mga senyora, sila yung mga ano, yung mga top model that time. So, wala pa akong Eh kasi kilala. nga, baget, di ba, Kasi nasabag ka. baget na rin. Oo, I mean, I understand na wala ka pa talagang kilala sa kanila. Basta nakakasama mo lang sila, that's it, di Opo. ba? Kasi yung Ford Supermodel, parang direct, ano yun eh, pang-apat na casting ko lang yun sa buong buhay ko. So, hindi ko talaga siya in-expect. So, wala talaga akong kilala. And, naging top ka eh. Aminin ko yun, director ako eh. Alam ko yun that you were on top, no? One of the top models back then, no? Ano yung feeling na ano, nakakalakad ka sa ganitong pangalan, sa mga brands? Ano yung feeling? Kasi ako, director, hindi ko alam eh. Ikaw alam mo yun kasi ikaw nakakaramdam nun eh, di ba? Siyempre, Direk, di ba, nung naka-work ko po kayong lahat, siyempre, yung mga big shows yung dinidirect nyo, di ba? Hindi ko po kasi ma-feel yung parang, oh my God, malaking show pala to. Believe it or not, when I was with Del Carrey. Oo, natatandaan ko yun ako. Kasi napaka-inosente. Hindi niya alam. Basta hindi niya gagawa lang siya. Lalakad lang siya. Wala siyang kamuhang-muhang. She was already on her way up. Di ba na nandudod na ginagawa mong major na eh. Di ba you were always requested even. Di ba? Yes, correct. Actually, yung time na nanalo ako ng Ford as runner-up, parang tinawagan ako ng Calgaris. Sabi niya, you have a fitting for Monique Louvillier. Sabi ko, sino po yun? Sabi ko, sino po? Ulitin niyo po kasi hindi ko hindi ko maalala. Ano po yung last name? Tapos, nung meeting ng Monique Louvillier, sabi ko, ay, social, ang daming tao. Tapos, lahat ng tao nandun. Tapos yung mga designer na kilala ko na sa Fashion Week, nagde-dresser. Sabi ko, ah, malaking show pala to. Oo. Yan ka, ganyan kaan talaga before. Yun ang pagkakakita ko sa'yo, pagkakakilala ko sa'yo. You were very innocent, but you didn't realize na paakit ka na pala. Di ba? Yes, Direk. At saka na-reach mo eh. Na-reach mo. Nire-request ka na eh. Di ba? Yes, Direk. I think it helped then na I didn't know anything yes, about correct. The fashion industry. Oo. Kasi, hindi siya pumasok sa isip ko na, ah, sikat na ako, ganun. Oh, correct, correct. Tama hindi yan. Siya pumasok. Tama so, yan. Ang gusto ko lang that time, parang, wala, kasama ko lang yung friends ko, sila Jasmine, gusto ko lang makalakad, gusto ko lang mag-gown, ganun lang yung nasa isip ko dati. Wala kang inisip na iba, di ba? Wala, Direk. And, meron ka bang unforgettable experience sa pagmodelo? Yes, Direk. Yung never, ever, ever kong makakalimutan, it was actually a test ng pagiging professional ko as a model. It was Fashion Week na sa Rockwell Tent pa tayo nun. Okay. Yung suot kong damit, pa-sweetheart siya. Hindi ko na sasabihin yung designer. Pa-sweetheart siya. Tapos walang bone, Direk. So, malambot. Malambot siya, corset. Tapos meron pang delikado. Delikado. Biglang, Direk, bigla siyang gumanon. Bumuka. Bumuka yung damit. And, bata pa ako that time, pero I had a choice. As directors,
I know na maintindihan niyo ko kung babalik ako sa backstage. I was 15 that time. Kakapanalo ko pa lang as runner-up ng fourth that time. As directors, naiintindihan ko, alam ko yun eh. Alam ko na pag bumalik ako, hindi sila magagalit sa akin. Kasi wala, buti na lang, alam mo yun, kasi di ba usually ibang models may nipple tape or may bra. Sa isip ko sa training sa Ford na ginusto mo yan. So, ano, parang, oh my God, wala akong bra, nakaganin yung damit ko, anong gagawin ko? May camera sa harap. Lumakad ako, tinapos ko yung round. Sabi ko, hindi. Hindi mo hinawakan? Hindi mo hinawakan? Tinry ko siyang iangat direct, pero bumaba ulit siya. Bumababa talaga. Oo. Bumababa talaga. So, syempre, sabi ko, hindi. Itatapusin ko yung round. Tapos, sa backstage, pagtapos na nung buong show, nag-curtain call na. Tsaka ako umiyak. Bagets eh. Di ba? Ganun so, lang ang bagets eh. Ans. Pero gusto ko siya. Hindi, ang anak mo lalaki, di ba? Yes, sir. Oo. Paano pag may isang batang babae lumapit sa iyo, sabihin, Miss Anne, ano po bang advice mabibigay mo sa akin? Siyempre, hindi ka makaka-relate sa ngayon dahil ang anak mo lalaki, di ba? Yes, sir. Paano pag may isang bagets, na isang bata, 10 years old, 8 years old, na lumapit sa iyo, Miss Anne, nakita ko po yung video niyo sa YouTube, yung isang show niyo. Ano po ba ang dapat kong gawin bilang model? Ang natutunan ko direct sa pagiging model ko bago ako nag-retire, 13 years akong model. Natutunan ko po, dapat laging may respeto. Respeto sa dressers, sa production, sa director. Hindi pwedeng respeto lang dahil fashion director. Respeto din sa models na iba. It's very important. At saka yung professionalism. So, like I said, ginusto mo yan eh. So, dapat on time ka. Pangatawanan. Pangatawanan mo yan. Ginusto mo yan, di ba? So, naluluha ako sa tawa kanina. Naluluha ako sa tawa ko kanina sa'yo. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam kasi yun. Ginusto mo yan eh. Ginusto mo. Gusto ko mag-model. Eh di, pangatawanan mo. Hindi lang, you know, hindi siya glitz and glamour lang. Naku, yun. Akala nila, sosyalan, glamour, and everything. Hindi nila alam na maraming factors eh, di ba? Yes, Derek. So, kailangan, kahit, hindi excuse kasi na bata ako eh. Hindi siya excuse. At the end of the day, lagi sa akin sinasabi during my trainings na trabaho to. So, may kliyente. Hinire ka ng kliyente. Babayaran ka ng kliyente. So, you have to treat it as work. Professional dapat. Yes. Yun po yung natutunan ko that time. An, ngayon nasa kabilang bakod ka, di ba? Ikaw na kayo nagdadamit ng modelo, di ba? Yes. Ano ba ang, number one, gusto ko muna as a designer, ano ba ang style ni Ann Casas? Yes, Derek. Ang aesthetic ko po is contemporary traditional Filipino wear. Meaning, yung mga traditional wear natin na butterfly sleeves, ginagawa kong mas wearable, mas modern, mas relatable sa mga younger generation na pwedeng going casual, ganon. Yun po kasi yung aesthetic ko. Bibigyan kita ng ano, bibigyan kita na oras dito. Baka may gusto, may nanonood na gusto magpagawa. Paano kanila mako-contact? Yes, Derek. Meron po akong Instagram account at Ann Casas Designs for Instagram and for my social media, Ann Casas Designs po for Facebook. Sa Facebook, okay. Yes. Yun, so yung mga gustong, ano, kasi alam ko gawa nito eh, marunong talaga siya. Kasi siguro sa tagal niya sa industriya, natutunan niya na yung dapat matutunan. So, if may mga gustong magpataya, nandiyan na po yung kanyang mga details. And, meron ba nag-influence sa'yo para maging fashion designer?
Yung totoong story, Direk. Go. Alam mo naman ako, gullible ako lagi, diba? So, si Direk Raymond Villanueva, ang sabi niya, nung rehearsal, nag-rehearse kami that time, Direk eh, ang sabi niya sa akin, oh, kayo mga model, like kami, alam mo naman siya, very, ano, very chikadora kapag bago mo. Animated, animated. Di ba? Animated ang lola mo. Di ba? Yes. Oo. Anong magiging trabaho niyo pag tas ng modeling? Hindi niyo na kami makakatrabaho pag matanda na kayo. So parang, oh my God, oo nga, no? Eh, napamahal na sa akin yung mga tao that nakatrabaho ko sa industry. Kasi syempre, lumaki ako, tumanda ako, ilang years ko silang kasama, Direk, more than a decade eh. So, sabi ko, ano ba, pwede kong maging trabaho, makeup artist? Eh, hindi naman ako marunong mag-makeup. Oh, sabi ko, stylist? Hindi rin ako marunong mag-style. Hindi ko alam yan. Fashion and design, kasi, naisip ko, mahilig ako magdamit. Mahilig ako umattend ng events. Pag model ka, ang natural na gagawin mo, magpo-pull out ka sa designer. Correct. Hihiram ka ng damit. So, syempre, pag hiniram mo yung damit, iingatan mo yung damit. Diba? Hindi pwedeng mamansyahan, hindi pwedeng masira. So, ayan na yung mga mahihilig maghiram. Kasi, diba, Direk, pag nasira mo yun, babayaran mo. So, naisip ko, oh my God, syempre, mahal ng mga designer of clothes. Course. Oo, oo, oo. So, sige, magpapatahin na lang ako. Eh, may mga kaibigan ako na may kilalang mananahe. So, doon nag-start yun. Sabi ko, bakit hindi na lang kaya ako mag-aral ng fashion and design para, alam mo yun, hindi na ako manghiram. Kung masira ako man, okay lang kasi... I remember na ikwento mo yan sa akin. Mag-aaral ka, di ba? Yes, Direk. Oo, na natandaan ko yung ano yun. Anyway, Anne, sa ilang taon ka ng designer, ano ang natutunan mo na so far until today? Until today, Direk, importante na carry on ko yung natutunan ko from modeling. Nadala ko siya sa pagiging fashion designer. Kasi na-apply ko yung pagiging on time. Correct. Very crucial siya. Kasi syempre may mga kliyente ka, nagbabayad sila para gawan mo sila ng damit, di ba? Very crucial yung pagiging on time at saka professional ka. Hindi pwedeng ayoko nang gawin to kasi nahihirapan ako. Ganun. Parang, pwede yun. Hindi pwede. Oo. Hindi pwede yun. Parang modeling lang yan. Pag, pag napaltos ba ako, hindi na ako maglalakad. Hindi pwede yun. Lalakad ako tama. Din eh. Alam mo, maganda yung naging background mo eh. Kaya alam mo yung mga ano eh, yung mga dapat iwasan, yung mga dapat gawin, di ba? Yes. And you were so attentive, di ba? At least yes. Alam mo yung mga ganyang detalye, di ba? Yes. Di ba? Like, lagi ko sinasabi, di ba? Ginusto ko yan, o gagawin ko yan, o, di ba? Yun po yung natutunan ko. And looking forward, ano mga immediate plans mo bilang fashion designer? Nung nagsa-start po ako maging fashion designer, ang gusto ko lang is, alam mo yun, Direk, yung parang, yung katulad sa modeling, yung simple lang yung gusto ko, magkaroon ako ng kliyente, isang kliyente, hindi naman kailangan sobrang mahal ng charge ko. Biglaan lang din, Direk, I think kasama na siguro yung swerte. So, yun lang yung initial plans ko, magpapapull out ako ng damit, hihiramin nila, gano'n. For shoots, para, no? So, for shoots, eh, syempre, pull out yun direct, so XD lang yun. Ah, definitely. Oo, XD lang yun. So, yun lang yung initial plan ko nung una. Hindi ko in-expect na magiging ganito siya. So, parang in-enjoy ko lang yung mga dumating na blessings. Hindi ko masyadong inisip. Tama yan, i-count mo lang ang blessings mo. Yes, Anywhere, sir. No? Anywhere in life
or in career, di ba? Ganun lang naman. And I Yes, think we you do. are blessed now. You have a husband who's very supportive and a Yes, cute we are little very one. Your boy is very cute. Nakikita ko naman sa mga posts mo. Yes, we are. At least, you know, we live our lives for the better. Di ba? Ganun lang Yes, naman yun. really. And Tama po. paano pag mayroong isang bata na naman, ito na naman, di ba? Babae man o lalaki na lalapit sa iyo, anong ma-advise mo sa kanila kung gusto nila maging fashion designer? Kung gusto naman nilang maging fashion designer, I suggest that they do go to school. Mag-aral po sila. Kasi nung una po, hindi po ako marunong magsukat ng tao. Iba kasi yung medida eh. Alam mo yun, may mga technicalities na hindi ko naintindihan. Akala ko dati magsusukat lang ng Ganun lang, oo. fast paced tips, ganun. Hindi pala yun ganun kadali direct. Madali lang tignan kasi professional yung gumagawa. Kapag passionate, di ba, kinukunan kami ng measurement ng mga design. Measurements, correct. Yes. Sabi ko, dali lang noon, kaya ko yan. Hindi pala siya ganun kadali direct. So, kailangan mo talaga siyang pag-aralan para mas maintindihan mo yung gagawin mo. Ganon. Tama, tama, tama. Kasi may technique yan, di ba? It's a very technical thing, di ba? Yes, correct. Tama po. Hindi siya ganun kadali. Yung iba yung, iba talaga pag nag-aral ka. Oo. Anyway, alam nyo, nagpapasalamat po ako. And you know, I consider her my daughter in the Yes, industry, correct. no? Nagpapasalamat ako despite her schedule. Busy yan eh. Marami na rin ginagawa. And of course, her other responsibilities as a family woman. So, pinagsasabay-sabay niya po yan. But I'm thankful na nagkaroon tayo na oras na magkakwentuhan and be part of my interviews. Okay? So, everyone, thank you for watching this Ann Casas and say bye-bye to them. Bye-bye po. Maraming salamat po. Okay, bye.